Ay, sige, pipigil. Pipigilan ko yung sarili ko. Hi. Huwag humalakhak. Hello. 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 Good morning, zero maganda viewers. Yeah. Uy, mag-aal sa balutan. Aray ko. Ito. Andiyan na? Oh, yes. Ayan, live na tayo. Hi! Hello, good morning po. Good morning. At, nakalabas nga ang mga festlock natin. Oo, nilabas na lang natin. Nakalabas na yung paint namin, yung plato ko, nakalabas na. Wow, malikod. Yes. Bakit nakapost ako doon? Nakapost. Yes, naka-pose. Ito mga chatter mo itong naglalabasan. Hawa ko lang yung phone. Ayun pala, nakikita ko na. Sorry, inintay ko pang makita ko. So, good morning sa mga manonood. Ito yung kung makikita niyo dun sa ano. Ayun, four na wala na Nizza. Sino? Sino na wala? Kanina po yung nanonood at yung Nizza. Ayun, naka-mute na rin ako. So, kung makikita niyo, September 18 pa yun. Dapat ito. So, nag-move lang tayo. So, ito yung pag-usapan natin yung client breakups. Pag na-fire ka, pag nag-quit ka, or yung mga ghosting, mga ganong effect. Hello? Nandito pa kami. Sige, tuloy mo lang. Hindi ko makikita yung comments. Hindi ko makikita yung comments. Wala pa. Is it? Wala pang nagko-comment. Yung nakalagay. Yung nakalagay kung saan makikita. So, okay. So, yun. Pag-usapan natin kasi, so, pag, simulan ba natin kung bakit na naman? Kung bakit natin? Wala si Jeff. Nandiyan. Na ay, nag-pause. Natin? Sige, pag-usapan natin kung bakit natin i-topic ba? Mm-mm. Discuss muna natin. Teka, pumasok yata siya ng ibang dimension. Ayan. So, hi! Pumasok ko ulit. Okay. Kaya nga, ayusin natin. Sige, wala pa naman. Hello? 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 Oo. Ayan. Okay. Ayan, so ina-explain ko lang kung bakit natin dinecide na ito yung topic natin. So, like yung halos lahat ng topics namin, nakukuha lang din namin sa mga rants ng mga tao sa social media. So, meron kasing mga bagay na hindi na dapat nirarant or merong other better way to react. Ganon. So, yun yung pag-usapan natin ngayon. So, yun. Kayo, kamusta? Ayun. Katulad nga ng sinabi mo, syempre, halos lahat naman ng topic natin ang gagaling sa mga nakikita nating rants. And then, these rants, we try to address it and turn it into a lesson. Charot. Lesson. Char. Hindi kasi, okay, mahirap yung breakdown. Ako po, I'm always think of breakup sa form of rejection. Na, kaya ang nagaling sa tao pa sinasabot ko yung nila. Kasi pakiramdam nila. Nireject sila. Nireject sila. I think doon nagsisimula nila. Ngayon, ang challenge is, paano ba dapat siya sabi? Kasi, ayun. Kasi it's inevitable eh. So, yung magiging
ikot ng discussion namin would be kung paano siya i-handle. Kasi yung mga client, ano, rejection, quitting, ghosting, firing, keme na yan, hindi yan maiiwasan. Hindi lang sa freelancing, kundi sa sa lahat. Everything, sa lahat ng bagay. General, I think kasi kailangan naiintindihan natin na ang freelancer at client relationship is a relationship. So si client na magdedetermine kung magandang fit kayo in terms of fact. Yun naman yung initial purpose nun eh. Fit ka ba kay client? Ito ba yung hinahanap niya? Saka ito ba yung magbibigay ng kailangan niya? Ganun lang naman siya kasimple eh. Kasi kung hindi ka fit, bakit kanya ko dun eh? Diba? Parang yung dumadawa lang yan eh. Hindi ko dumadawa. Oh, sisingit ako. Pero kung hindi sige kayo na fit. Sabi ko, oh, sisingit ako. Pahingan. Bawal, ano. Nagpapaalam lang ako. Ayan, so kung yun nga, kung hindi kayo fit, merong laging better way to do it kaysa mag-away and mag skandalo. So, yun na lang yung pag-uusapan natin. Dahil hindi namin kayo pwedeng ano ba? Hindi natin pwedeng pag-usapan kung paano iwasan dahil hindi nga natin siya naiiwasan. Oo. So, pag-usapan na lang natin na kapag nangyari na, siguro yung ghosting ng freelancer sa client, maiiwasan pa yon. Pero yung iba, medyo malabo. So, ano, pag-usapan na lang natin na if ever mangyari na sa inyo, kung ano yung mas magandang gawin, mas magandang way ng pag-handle, how to take it, and what to do after. Taray. Ito may English ako aga-aga. Ako yun, the first thing kasi for rejection is to accept it muna wholeheartedly. Ayun nga, kaya natin pinag-uusapan yung hindi siya may iwasan kasi hanggat hindi mo kayang tanggapin na part siya ng mundong ginagalawan natin, kahit anong opportunity na ma-reject ka, magwawala yung kalooban kasi hindi mo tanggap na part siya. So, I think the first thing that everyone needs to understand is to acknowledge that it is a part of the industry. Tapos, yes, again, it is not always about you. Sa akin, ha? Babaan mo ng konting ego mo, humility ng very, very light. Hindi siya parating about you. Bakit ka na-reject? You can be the best, pero hindi lang talaga kayo nagmamatch. I think, marami kasi sa mga freelancers natin, again, nawawala yung item ng humidity. Kasi pakiramdam nila, they're all good, lalo na pag anong malaking project. Parang, ay, ang laki ng project, ang galing ko. So, yung item lang ng humidity. Kasi, it is never about you. Never about you. No? And I think, yan, yung isa, may lagi, makakulong reaction kasi ng tao, galit. Tapos, biglang magiging racist. Nagagalit. Magagalit kay client. Ano naman, nag-apply ka para tumulong sa business ng client, eh. Diba? Nagagalit kay client, masama ugali ni client, si client may kasalanan, ako malinis, ganon. Oo, sila na yung self-righteous. Okay nga, siguro matatanggap ko pa yun, pero yung nibitaw ka ng masalita na racist si client, na kaya ka tinanggal. Okay. Oo, dahil sino ang namatay at sinabi ikaw ang representative ng Filipino people na ang lahat nila kayo ay gagawin sa bayan ng Pilipinas? Sino ka? Ikaw ba ang presidente? Ikaw ba si Miss Universe? Hindi. No? So, napakadali kasi magalit. It's napakadaling mambintang. So, I think the first step is to really be humble na it is never about you. It, nga na, kung hindi kayo fit, hindi kayo fit. Diba? Pero ano, ayan, sisingita ulit ako ha. Pero ano, kung hindi kayo fit ngayon, ang maganda kasing gawin, huwag ka mag-burn ng bridge or as much as possible, maganda yung paghihiwalay nyo. Kasi hindi mo alam, baka mamaya, kunwari, dahil sa rate mo, hindi kaya ni client. Pero pag nag-succeed siya or nag-grow yung business niya, ikaw pa rin yung i-consider niya kasi kung maganda yung pinakita mo sa kanya.
Kasi kung hindi, kung inaway mo siya, edi talagang pinutol mo na yung chance na magkaroon kayo ng, ay magkatrabaho kayo ulit in the future. So, kapag which hindi leads mo... Me... Sige. Sige. Which leads me to the second, the third point. Alam mo nang hindi kayo fit. So, the best way to go about it is to ask, what can you do better? Para sa susunod ninyong interaction, fit na kayo, di ba? Saan ka nagkulang? Skills like... ano ba, personality-wise, work ethic-wise, saan ka nagkulang? I think ito yung pinakamalaking challenge sa mga, sa maraming tao, as included, hindi namin sinasabi, hindi kami kasama dito, no? As included, is that sometimes, hindi tayo marunong tumanggap ng feedback. Diba? Pero, totoo naman eh, mahirap kasi talagang tumanggap ng feedback yung sasabihin sa'yo na hindi ka magaling, sasabihin sa'yo na hindi ka magaling sa ganito. Sakit sa kalooban. Lalo na, pag medyo straightforward yung pagkakasabi. Lalo na na Amerikano. Ang sa ibang bansa. Oo, ganun sila. Hindi tayo sanay na ganun eh. Diba? Kasi sanay tayo. I think yun yung training sa atin sa mga Pilipino na parati tayong, ano ba, parati tayong maingat sa nararamdaman ng tao. Sugar coating sasabihin para hindi makasakit. Kahit na totoo naman yung sasabihin mo. Yung tamatayang sugar coating na yan para hindi makasakit. Tsaka yung iba kasi kaya nga, yung una yung galit. Katulad nung sinabi natin kanina. Inuna yung pride, kaya nasasaktan. Oo. Instead na maging objective tayo dun sa sitwasyon, nagiging subjective tayo. Kasi ako, pag may sinabi sa akin na ganun, mas gusto ko pa siya kasi in-explain niya sa akin kung ano yung pwede kong baguhin eh. Kesa yung bigla na lang nawala. 'Di ba? Pag bigla na lang nawala, hindi mo alam paano eh. Hindi mo alam ano yung saan ka nagkulang, ano pa yung pwede mo i-improve. So for me, kapag may nagsabi sa akin nung pagkukulang ko or yung mga mali ko ganyan, tinitake ko siya as an opportunity to grow. Kasi ano eh, magagawan mo ng paraan para magamit mo yon sa next clients mo or magamit mo siya kapag bumalik yung client na yon. Ayun. Kasi ako, kunwari, ako, maraming akong client na nagsistop. Nagsasabi naman sila nagsistop. Pero mostly kasi kunwari sa budget, ganyan. Tapos babalik sila. Babalik sila sa akin, kapag kunwari, may time ka pa ba magsulat, ganun. So, kung sakaling hindi maganda yung paghihiwalay namin, syempre hindi na sila babalik sa akin, di ba? Ayun. Teka, nahanap ko yung sinulat ko, hindi ko makita. Hindi kasi, gusto ko kasing isa-isahin yung, kasi tatlo yung nabanggit natin dyan, di ba? Firing, quitting, and ghosting. And so, isa-isahin natin yung firing, yung sinisante ka ni client, whatever the reason is, kay client nagsimula yung pagka-cancel or pag-discontinue ng contract. Quitting is ikaw na freelancer yung nag-quit. And ghosting, pwedeng both. Either or both party na bigla na lang hindi nagparamdam, bigla na lang deadma, bells. Na Gerald Anderson ka, ganon, ghosting. So, it is, diba? Kay Nisa ko nakuha yun. So, isa-isahin natin yung pwedeng ano. So, simulan natin sa firing. Isa-isahin natin yung mga pwedeng maging rason ng firing and how to handle that. Halimbawa, mga possible reasons. Before you go there, I think na yung sabi naman natin na yung humility, yung acceptance, at kung ano-ano pa, those are basic siya. Lahat yon doon nagsisimula yung tamang pag-react doon sa tatlong nabanggit mo. So, sige, doon muna tayo. Kung nangyari sa'yo, yung tatlong pinaka-basic na dapat meron ka as a freelancer para yung tatlong na yan, yung posting, firing, yung pineme, kapag yan nangyari sa'yo, alam mo nang hindi ka masyadong mapakla. Kasi ayun. Kahit ano doon sa tatlong mangyari, kapag ka hindi ka anchor doon sa tatlong bagay na sinabi natin, yun ay acceptance, humility, saka being gracious for feedback, pag nangyari yung kahit isa doon sa tatlong na yun sa'yo,
magwawala ka talaga. Magmamaasim ka, magmamapakla ka, aawayin mo ang lahat, isiraan mo sa base. So, siya doon. Sige. Pero, okay. Magdadagdag muna ako doon sa base. Teka, wag ka muna magdadagdag. Inunote ko lang. Sorry na, mamalimutan ko eh. Inunote ko lang din na kahit na meron ka noon nung mga sinabi ni Jeff, okay lang naman malungkot or magalit. Ang hindi okay, yung maninira. Oo. Kasi ang hindi okay, nila sabihin natin wag. Ang hindi okay, maninira ka pa sa Facebook or ipopost mo yung mukha ng client or ipopost pangalan ng client nangyari sa inyo or eto unless scammer to ha. Oo. At ito pala yung ano, yung parang nanunumbat, yung parang ang dami kong nagawa sa kumpanya niya tapos tatanggalin niya ako, ganun. So doon lang nagsistart maging hindi okay ang breakups natin. So So hindi namin sinasabi na hindi pwedeng malungkot. Pwede kayo malungkot, pwede ka umiyak ng ilang araw ganun or magalit ganun, pero wag mo nang gawan ng mali yung lungkot mo. Yung wag mo nang dagdagan. Kasi nga katulad ng lahat ng sinasabi namin, kapag nag-post ka sa social media ng negative, it says a lot about you, hindi yung pinopost mo. Ikaw pa rin yung bagsak. So yun lang yung sinasabi na. Ayun. Sige. Magdadagdag ako dun sa parang magiging core values natin bago bago tayo dumating dun sa pag-iisa-isa ng firing, quitting, and ghosting. So, since nasabi nyo na yung acceptance, no? Acceptance nung sitwasyon na nothing's permanent in this industry. Kahit sa relationship, personal relationship, nothing's permanent. So, kumbaga, parang, basta yun, diniscuss na lang yung acceptance. So, ang idadagdag ko is, aside from acceptance ng situation, accept mo din yung sarili mo na you're not perfect, na hindi ikaw ang sagot sa lahat ng katanungan, hindi ikaw ang sagot ni Ernie Baron sa lahat ng mga question sa siyensya at teknolohiya. So, i-accept mo din yung fact na hindi ka perfect at maaring hindi lahat ng pangangailangan ng business, ng client, is ikaw at ikaw lang ang makakasagot. Tapos, pangatlo, is learn to dwell with something that you can control. So, since yung decision-making part ni client, although you can influence, but still you cannot control. So, kung magde-decide siya na i-discontinue na yung contract nyo or i-fire ka or i-end na yung contract, that's something that you cannot control. So, you can feel something. You can be sad, you can be angry, you can... Yun, pwede mo maramdaman lahat, hindi bawal, pero... wag mo na siyang iti-take sa next level, like magpo-post sa social media or sasagot-sagotin mo si client ng maasim na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, tatanggalin mo ko. Wag nang ganun. Eto you can explain. Yung sinasabi mo na yan yung pagkatapos ng lahat ng ginawa. Kasi I think we also have to understand na sa relationship na to, unfair as it may sound, no? Sa relationship na to, yung client will have the ultimate say. Si kliyente pa rin ang may ultimate day. Oo. Kasi at the end pero of the day, hindi mo kailangan i-take yung... as parang talo sa iyo yun. Oo, hindi yun. Kasi, sa relationship ni client, freelancer. Kasi as a freelancer, rarely ako nakakarinig ng freelancer na nakakapag-demand from a client. Bakit? Kasi as I always say, napakarami natin, napakaraming freelancers. In as much as maraming client, maraming freelancers. So ideally, pag nag-separate kayo ng ways, makakahanap kayo ng, ikaw makakahanap pa ng kliyente, siya makakahanap ng freelancer. So yung point na sinasabi niya na wala tayong magagawa kasi client ang nag-decision noon, pwede ka mag-negotiate na... Yeah, you can influence, but you cannot decide for the client. Pero final say pa rin talaga si client. Final say pa rin talaga si client. Kasi nga, kung ipipilit mo na kung wala ka, hindi uunlad yung negosyo, okay, given. Pero nabayaran ka ni. Di ba? So for you to say na... For you to say wala na kung wala ka, hindi mo nag-inigosyo, okay, given.
Pero nabayaran ka na, nabigay na sa'yo yung nararapat na amount na napag-usapan saka ninyo. Ano, hindi kailangan, hindi utang na loob ni client sa'yo yun dahil trabaho mo yun eh. Mm-mm. Trabaho mo yun. Yung iba, sinusumbat. Sinusumbat nila na parang utang na loob ng client na tinulungan sila ng freelancer. That's what you're being paid for God's sake. Ay, hindi pa ako galing. Oo, binayaan. Mayaman. Pagaling na bundok, Inglesera. Oo. Kasi nabis kong mag-English sa bundok. Wala akong maka-English sa bundok. Charot. Ayan, so hindi nila utang na loob yun kasi unang-una binayaran nila. Oo. Hindi kasi, i-specify ko lang ng mas konti pa yan. Usually kasi do sa contract na sinesend out ko kay client, kasama sa clause yon na whatever na ma-create ko is magiging property niya since I'm being paid to do that. Halimbawa, may mga kinrate akong kung anik-anik. Same with yun, Nizza, na lahat ng isulat mo, magiging property na ni client. Kahit pa sabi kong nandun yung name mo as a writer, since intended siya to be posted sa website ni client, hindi mo pwedeng kunin yun pabalik pag nag-resign ka na at, oh, i-take down mo yan, gawa ko yan. Hindi, binayaran ka para gawin yun. Pwede mo siyang isumbat kay client kung ginawa mo ng libre at hiningi niya sa'yo ng libre. Pero kung ibinigay mo ng kusa, hindi mo pa rin pwedeng isumbat yun kasi ikaw yung proactively na nagbigay. At kasi minsan namimigay... Hindi kasi minsan namimigay ako ng free work. Halimbawa, sige, gawin ko na to outside work. Sa writers na madali. Pero dahil binigay mo siya... Pag writer ka, madam, kung pangalan mo yun, magkakamit mo siya as portfolio eh. Pwede ka magalit sa client kung parang nag-usap kayo na nandun yung pangalan mo, gagamitin mong portfolio, tapos tinanggal niya. Pero site pa rin naman kasi niya yun eh. Kung gusto niyang tanggalin, tatanggalin niya. Yun. So, kapag sa writer, sa akin kasi, kung kunwari nag-quit ako or finire ako ng client, okay lang sa akin basta may nagawa akong articles doon. Magagamit ko siya as portfolio. So, ayun. Win-win sa akin. Kaya siguro hindi ako nagpo-post. Ako din ganun. Kasi parang a few months ago lang may nang-ghost din sa akin na client eh. Pero... nung una, naisip kong mag-reach out pa. Kasi may mga time naman na pag ginose na ako, hindi ko na nire-replyan. May time na nag-a-attempt pa rin ako to communicate. Hindi dahil gusto kong manumbat or what. Parang gusto ko lang malaman at least kung bakit or bakit? Anong meron. Oo. Parang yung message ko. Yung watcher. Yung friends natin, si Jennifer. Ano, dyan na sila. Hello. Oo. Watch. Hello. Hello. Ayun, parang ang usually na sinasabi ko bigyan mo siya, madam. Bigyan mo sila ng parang tips ko anong gagawin. Kasi maraming ganyan eh. For example, ayun na nga yung sinasabi ko. Inaway mo lang bibigyan. Ako. Sorry, hindi. Yung may contract, tapos biglang wala ng task. Oo. Or hindi na magpaparamdam si client. Yun ang in-explain ko, bakla. Experience mo na ba yun? Yun na nga yun. Sorry na. Yung very kasi nakatingin ako sa comments. Sige na. Ghosting ni client yun. Oo. Na merong, hindi lang isa eh, kasi I'm working with multiple clients. So, merong isang client na outside Upwork. So, doon muna tayo sa outside Upwork. Na bigla na lang ghosting. Minsan, nag-a-attempt ako na mag-communicate pa. Hindi para awayin, no? Bakit ganito, ganyan? Basta bigla na lang siya hindi nag-send ng contract sa akin. So, sabi ko, hinayaan ko na. Kasi, ewan ko kung bakit hindi na ako nag-attempt. parang hindi ko feel. Kasi ako, hindi umaayon ako, depende sa sinasabi ng instinct ko eh. Kasi merong time na mafe-feel mo na parang may pwede pa eh. Tapos, doon naman sa mga sa Upwork, ito, ang ginagawa ko. Halimbawa, although hindi ko pa naranasan na mag-ghost ni client sa Upwork, meron akong isang open pa na na contract na although wala nang ginagawa pero hinahayaan yung open kasi from time to time nag-PPM sa akin at nagtatanong ko na kung ng parang to help kung sino man yung meron ng na kung na kanina na yung project at the moment. Kasi minsan ayaw niya na mag-explain, ako nang pagpapa-explain niya kung ano yung kailangan gawin. So ang ginagawa ko kapag ghosting kay client sa Upwork is i-message ko na parang una
is parang tatanungin mo kung meron pa bang magiging future project or is the parang na. Ano bang nangyayari, bakit ano, bakit may bakit parang slow, parang slow ano ba, slow season ba, bakit walang projects? Tapos second is, yung second naman is mag-e-express ka ng I'll just be here whenever you need something or whenever you need help. Tapos titingnan ko yung original job post or kasi makikita mo aside do sa original job post sa baba kung ano pa yung mga projects na existing ni client. Pwede kasing nag-post siya ng iba na same job din yung ginagawa mo tapos may na-hire na siyang iba. Kasi ang ginagawa ko, I can see that you've already hired someone. Thank you for ano having the chance to work with you and again sa dulo I'll still be here whenever you need kemedu channelin. Tapos or pag open pa yung contract, let me know if we have to end the contract keme so that you won't have outstanding channeling bubu ganyan. So ipa-positive scripting mo siya, not sugar coating ha, pero positive scripting na hindi ang dating is nagde-demand ka na bigyan ka ng project ulit or nang aaway ka. Or hindi sa lang sa ite-threat mo na i-end mo kung hindi ka bigyan. Oo. Usually, hindi lang sa existing contracts yan eh. Kahit sa application process pa lang. Halimbawa, ito pa mas malupit eh. Yung nag-send sa'yo ng invite, tapos in-accept mo yung invite for interview, nag-send ka ng proposal, tapos wala nang sagot. So, ang ginagawa ko dyan, titingnan ko yung existing job post. Pag may na-hire na siya, i-message ka na, I can see that you've already hired someone. Ganun din. Thank you for, thank you for giving me the chance to present. Ganon. Tapos, Yung na naman ako. Yun, basta ganon. Tapos, alam mo yung nangyari. Teka lang, tapusin ko yung kwento kasi totoong nangyari to sa akin. Very, very recently lang eh. Tapusin ko yung kwento. Tapos, nung sinagot ko siyang ganon, nakita ko kasi may hire na siya eh. Tapos, pagkatapos nun, parang pinost ko din to sa page natin. Tapos, pagka-message kong ganon, after a few days, nag-message siya na, hindi, mag-hire pa siya ng iba. So, ending, contract kami ulit. Pero may na-hire na siyang una. Diba? Okay. Tapos pagkataas nun, contract ulit, diba? You'll never know. Hindi pwedeng, porke dined, baka magagalit ka agad. There might be some reasons. Parang 2 years ago, meron din ako naging client na ganyan na bigla na lang siya hindi nagparamdam. Tapos hindi pa bayad yung invoice ko ng for, nasa $2,000 mahigit. Tapos nagme-message ako sa kanya, dead mabels. Nakikita ko kasi kung nababasa niya yung message dahil, nasa email din niya ako. I mean, may access ako sa email niya. So, nakikita ko kung hindi pa niya nababasa. At hindi pa niya nababasa, yun pala that time, magkakasunod, nag-go through siya sa parang divorce issue plus namatay yung lola niya and so on. Kasi medyo Cuban si client. So, para din silang Pinoy na sobrang family-oriented. Kaya, may mga reasons ng ghosting. Hindi lahat dahil ayaw ka na niya or dahil lang nabubwisit siya sa'yo or dahil lang may mali kang ginawa. There are thousands of reasons. So, hindi dapat na ang onset mong reaction is magagalit ka dahil ginost ka. Unless si Gerald Anderson ang client mo. I-note lang din natin na yung invitations kasi sa Upwork, hindi yan yung ibang client. Guarantee. Hindi yan nag-iisa-isa. Kasi pag nag-post ka ng job sa Upwork, meron kang option to invite similar freelancers or similar invite yung mga matching freelancers. Minsan, hindi naman tinitingnan ng clients lang. As long as active ka, tapos ganun yung profile mo, pwede kang mapadalhan. So, pwedeng naka-mass invite si client dahil kinlik niya lang yun sa Upwork. So, kung hindi siya nakasagot, malamang nakakuha na siya nung una. So, yun, i-check niyo yung job post niya, yung mga ganun. Kasi kapag naman nag-reply ka sa ano sa invitation na mapupunta ka sa active candidacy, 'di ba? Candidacy yung ano mo, yung message niyo, yung contract na 'yon. So makikita mo naman doon. So i-check mo. Tapos i-address ko lang din, madam, yung mga ganun. Kapag kasi yung iba, katulad sa akin, marami ako sa Upwork na hindi ini-end. Kasi yun nga, yung once in a while, nagme-message sila, pagawa nito. Pero, yung iba kasi, parang nagtatanong sila sa group, kung ganitong months na kasi, hindi pa nagpapagawa yung client, wala namang pinapagawa, end ko na ba? So, sagot ko doon,
sa pag-e-end, wala kang makukuha sa pag-end ng contract. Mas maganda yung i-message mo muna siya kung meron pa ba siyang papagawa, or i-assure mo siya na nandyan ka lang if ever may papagawa ka. Kasi minsan nakakalimutan nila eh, sa dami ng messages nila. Tapos pag lumabas yung message mo, maaalala nila na parang, ito nga pala, pwede kong pagawa to. So pwedeng magkaroon ka pa ng project. Maroon ako mga projects na ganun ko nakukuha sa follow-up kung ganun. Tapos, kung wala na silang papagawa, meron akong dagdag sa baba na if not, kung pwede, paki-end na. And kung okay yung relationship nyo, hingi ka ng feedback. Kasi kung ikaw yung nag-end, malabo yung chance na magkaroon ng feedback from client para sa profile mo. Kasi, ino-notify lang nila yun. Tapos pag hindi niya napansin, hindi kanya mabibigyan. Whereas kung siya yung mag-end, tatanungin siya agad ng feedback, mafe-feedbackan ka niya agad. Tapos meron kang dagdag agad doon sa profile mo na magagamit mo sa portfolio. Ayun. So, wag kayo mag-end. Kasi pag nag-end kayo pa, biglang mag-fall yung JS score nyo eh. Job success. Nangyari sa akin yan noon. So, ang ginagawa ko talaga, sila yung pinapag-end ko. Nangyari yun sa akin nung una-una pa ako sa Upper, tumulta kong aking job satisfaction. Biglang bumaba. Oo. Nangyari din sa akin yun, ako 100% tao, biglang naging 80 plus. Diyos ko. Keri lang. Ako nga, umabot ako ng 60 plus yata yun. Kasi nga tumigil talaga ako sa Upwork. Pero pagdating ko 60 plus, wala sabi ko ganun. Pero ang continuous work naman, aangat na taangat. Oo, aangat ulit. 90 na ako ulit ngayon eh, 90 plus na eh. Oh, tsaka hindi hindrance yung mababang JS score. Ayusin nyo pa rin yung cover letter nyo. Hindi yan Usually lang nagkakaroon yan ng... Explain mo. Nagkakaroon lang yan ng, tsaka nagkakaroon lang yan ng effect usually. Kapag nagfi-filter si client, halimbawa sabi niya, ang hahanapin lang niya yung mga 90 plus na J-score. Pero sa personal profile mo, walang masyadong bearing. Sa filter lang ni client yan, nagkakaroon ng use. Oo. Lalo kung si client, kung si client naman iniisa-isain niya, tapos makita niya yung profile na maayos naman, alam niyang merong... Hindi, yung pag nagfi-filter siya, pag nagsisend ng invite. Oo, yun. Yung pag diba nagfi-filter niya? Pero kapag... Hindi ng invite. Pero kapag ikaw yung mag-a-apply, kahit nakalagay na doon, kasi may pulang asterisk yun eh, kung... Mag-a-apply pa rin ako. Ako din, matigas mukha ako. Meron nga nakalagay dating. Confident ka na kaya mo yung trabaho. Nakukuha naman ako yung trabaho na gano'n. Kahit gusto niya yung 90%. Totoo. 60% ako. Totoo. Meron pa ako nakalagay, native or bilingual. Tapos asterisk na red. Tapos pero yung sa job description, nakaya ko. Sige. Applyan ko yan. Malalaman naman nila. Specify niya na galing sa region nila yung hinahanap niya. Yun. Hindi na ako lalaban doon. Unless US lang, ganyan. Pero ako, minimension ko sa ano. Oo, region. Minimension ko sa ano, sa cover letter na alam ko, hinahanap mo, ganito, ganito. Kung makikita mo yung profile ko, ganito. So, alam nila na nagbasa ka, hindi ka lang nagkamali ng send or something. Mm-hmm. Kasi yung, meron akong ganyan eh, yung kinwestiyon niya, yung si ano nga, yung nag-send ng diretsyong offer, wala nang interview. Tapos nung magkausap kami, tinanong niya, sabi niya, mukha namang maganda yung profile mo, sabi niya gano'n, mukha namang magaling ka, pero bakit meron kang 3-star, sabi niya. Tapos in-explain ko sa kanya, ganito kasi yung nangyari dyan, hindi kami nagkaintindihan during the negotiation, kasi in-specify ko, ganito yung preference kong trabaho. Tapos, umoo siya. Tapos pagdating dun sa mismong job, ganito pala yung setup. Yun yung something na hindi ako, alam kong hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. So, instead na ipilit ko, sinabi ko na lang sa kanya na mag-hire na lang siya ng iba. Kasi ayokong ma-disappoint siya sa huli na ipipilit kong gawin tapos hindi ko naman magagawa ng maayos. Maka mas ma-disappoint po siya. So, binigyan ako ng 3. Wala naman ako magagawa dun. Siyempre, hindi ko na inaway si client. Gusto niya akong bigyan ng 3. Ano bang magagawa ko, di ba? Huwag kayong sasagot sa client feedback ng negative. May nakita ko talaga, minura niya yung client eh. Pero kasi pag pinuntahan mo yung
profile mo, makikita mo yung sagot mo sa client. So, makikita nung clients na, naku, sumasagot to ng ganito. Oo. At hindi lang yung previous client ang makakakita. Lahat ng client ang magbubukas ng profile mo. Oo. So, wag mo nang sagutin. Kung gusto mo sagutin, explain mo nang maayos. Wag yung i-explain mo. Tapos, ipapasa mo lang lahat ng mali sa kanila. So, siguro mag-apologize ka na ano, na hindi mo na-reach yung expectation, ganyan. Pero, i-direct message mo na lang. Or do it privately. Never, never hear your dirty laundry in public. Kasi sa totoo lang, hindi naman si client ang napapahiya doon. Kayo ang napapahiya doon. Ikaw. Unless, unless, kunwari, kasalanan talaga ni client na bigla na lang siya mag-ano, tapos kailangan mo talaga mag-explain. Yung scammer na client, exception yun. Pero kung hindi naman scammer si client at hindi lang talaga kayo magkasundo, there's no need na i-badmouth mo pa at i-bash mo pa si client sa publicly. Okay, kasi sa'yo at sa'yo babalik yun eh. Yan yung literal na yung basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Kinain mo. Oo. Oh, yung basurang tinapon mo, maiihain mo sa mesa mo. Yun lang. O ano pa? Hala, huy! Bakit nababakante tayo? Ang dalga si Jeff, akala ko magsasalita. Hindi na nga ako sumisingit eh. Nag-aantayan tayo. Okay, so yun nga. Sige. So yun. Yun nga yung pang... Oh, siya ikaw na rin yung. Nahawa ako, di ba? So, kung hindi talaga yung fit, is there a way ba okay bang ipilit? Let's just say, kunyari, gusto mo talaga si client or you're desperate for work. Okay lang ba na ipilit? Hindi. I never believed in making pilit. I'm making pilit, so konyo. ako na lang, hindi na. Basta, i-make sure ko na makakakuha ko ng something from that client na magagamit ko sa future client. For example, may makukuha kong portfolio or hihingi ako ng feedback na magagamit ko, mapapakita ko sa susunod na client. At parang mas matutulungan akong makakuha ng job. So, ayun. Kasi parang toxic relationship lang yan eh. Kapag pinilit. Yes. Pinilit, mas lalo ka lang masasaktan. Yes. Masisira yung ulo mo. Sa negotiation, pag desperado ka, ikaw ang maluluti. Oo, kasi sige. At saka kung masyado kang desperado, inilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na maa-abuse ka ng client. Hindi lahat ng client anghel, tandaan nyo yan. So kung ikaw mismo sa sarili mo, ipinapakita mo at sinesell mo yung sarili mo na someone desperate for work, na nagmamakaawa ka na, I really need this job, kemedo. Hindi kailangan malaman ni client yun eh, na kailangan mo yung trabaho dahil naghihikahos ka na, wala na kayong makain. Hindi yun dapat na magiging factor para ma-hire ka. Kasi nilalagay mo yung mahal sarili yung mo sa posisyon. O, no, mahal yung bigas, magkano ang kilo ng manok. Mahal yung manok. Nilalagay mo yung sarili mo. Pareha tayo na nabasang post, Nizza. Oo, kasi nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na maa-abuse ka ng client. Kasi alam niyang desperado ka, lulunukin mo lahat. Kahit murahin ka niya, alipustain ka niya, at bigyan ka niyang pagkabarat-barat na rate, gagawin niya dahil lang alam niyang desperado ka at alam niyang tatanggapin mo with open arms and open legs. Totoo yun. I think dapat natin i-share na or nakakasira siya ng professionalism. Sorry, sumingit ako pero nakalimutan ko sabihin na nakakasira siya ng professionalism. Correct. Na kung gaano karami ang freelancers sa mundo, ganun din karami ang cliente. It's just a matter of finding the right fit. Tapos pag nahanap mo na yung right fit, you take care of that relationship para hindi masira. No? Ang nangyayari sa atin, this is just me. Pero kasi ako, when I find a client na perfect yung fit, kasi maganda yung working relationship namin, I nurture the client. Kasi hindi ako just sa thinking na pag sinabing freelancing, kailangan lahat short term. Hindi ako ganun yung thinking na lahat dapat relationship short term.
Ako, let's say, example, ang client ko, sabi ko nga yung first client ko, 3 years ako, PS. But then, I still teach in the same school part-time for 8 years. Yung mga kliyente ko locally, 5 years, 4 years, 3 years. So, naniniwala ako na you have to nurture the relationship. Hindi ibig sabihin na dahil freelancer ka, eh, okay lang na mag-see yung mga working relationships. Mm-hmm. No? So, parang, kung hindi talaga fit, hindi fit. So, in as much as maraming freelancers, maraming kliyente out there na you can find. Now, another thing na I think we need to address is how do we address yung anger natin in social media? Kasi yun yung pinag-iba natin sa panahon ngayon. I guess, yung tabi. Especially me, since bilang ako, pinakamatanda sa atin lahat. Yes, tumapangalawa ako. Pagka may nangyari sa'yo, galit ka lang, kwekwento sa nanay mo, sa tatay mo, siguro at most sa kapitbahay mo. Pero ngayon kasi, lahat ng galit natin sa mundo nasa social media. Which is fine naman because social media is your is a sounding board talaga. Yun naman talaga yung purpose niya. So, ako, sa akin kasi big no-no. At sa ating tatlo, definitely. Big no-no na may nangyari sa inyo ng kliyente nyo. Ipupost mo pa sa mga groups nyo sa social media. Hindi na kita may charger to. Na, hindi na. Na, di ba, na galit siya, si kliyente ganito, si kliyente ganyan. I mean, di ba, anong nakukuha natin by posting? Depende namang i-post, pero depende kung paano mo siya ipopost. Kasi minsan, halimbawa, ako, ginagawa ko kasi yan eh, yung ipopost ko, pero may cover yung name, may cover yung mga dapat i-cover na makakapag-identify o anonymous. And then, ang concentration ko is yung ano yung nakuha kong lesson na pwede kong i-impart na siguro next time ganito na lang para hindi maulit to or ganito yung dapat na gawin. Yung, lalo na kapag naging successful yung way na pag-handle ko doon sa very, very pangit na sitwasyon, ipopost ko siya talaga. Pinopost ko. Nagpo-post din naman ako ng mga hindi kaiga-igayang mga projects. Pero, ano to, gawin mo siyang, i-turn mo siya into a lesson na hindi lang sa'yo, na pwedeng mapakinabangan din ng ibang freelancers na katulad mo. So, okay lang na mag-post. Ang magiging issue natin dito is paano mo siya pinost. Hindi, not kasi paano. Kasi puro galit, oo. Intention. Yung intention. Oo. Tsaka yung intention. Tanggalin natin yung galit na ano. Mm-mm. Kung ang intention mo is manira. Mo na mag-post. Yes, Nika, ano sabi mo? Kung galit ka, huwag ka muna mag-post, labas ka muna ng bahay, lakad ka muna, ganyan, yung pagka makapag-isip-isip ka. Kasi, akit ka muna mundo. Kasi kapag ganyan, kapag kakayari lang, kunwari ngayon pa lang nangyari, wala pa naman, pwede naman puro galit talaga yung maisip mo, hindi mo pa maiisip yung ibang sides. Pero pag medyo tumagal-tagal, medyo maiisip mo na yung ibang side na, oh nga no, nagkulang naman ako dito sa part na to, or oo nga, no, talagang right naman ni client yon. So, pagdating nun, yung post mo nun, ano na, hindi na ganun kagalit. At saka, ano, so, kung personally, hindi ka self-righteous na tao, kahit paabuti mo ng 6 na buwan into 1 year bago mo i-post, ang ipopost mo pa rin is ang blame mo lahat sa kabilang party dahil hindi mo makikita yung sarili mong nagkamali ever kahit magunaw ang mundo. So, balik tayo sa magiging personal values na naman natin yan. Balik na naman tayo sa ano integrity issue and all. So, lahat yon dun bumabagsak na naman sa ating topic ng episode 1, 2, and 3. Balik ka sa episode 1, 2, and 3. If the intention is to warn, walang problema, you warn people. Pero kung sa loob-loob mo, ang intention mo ay manira, magdayog-galit ka, magpupunta ka, it is never a good thing kasi it shows more about you than the client. Or ang intention... Sa loob mo, lahat supportive sa akin. Akala mo lang yun. Or ang intention mo... Or ang intention mo is palabasin na ikaw yung magaling, ikaw yung tama, at ikaw na ang pinaka, eh,
pasensya, pero hindi kasi yun nga yung pinag-ugatan nga ng topic na to is aside dun sa reaction mo as someone na nag-ghost na fire or someone na nag-quit, ang isa pang gusto kong i-call out is yung mga commenters. Nagagatungan pa nila. Yung mga gatong. Instead, yung parang mga chismosang kapitbahay, nagagatungan pa. Instead na tuturuan nyo yung tao on how to act accordingly, gagatungan nyo pa na huwag kang mag-alala, karma is real. So, sinong makakarma dito? Diba? Gustong-gusto nyong gamitin yung word na karma is real. Hello, alamin nyo muna kung para saan ang karma at alamin nyo dapat tamaan ng karma. Oo. Alamin nyo kung sino yung dapat tamaan ng karma. Hindi makakomment ng don't worry, karma is real. Anong karma is real? Gusto kong konyatan, nang gigigil ako eh. Karma is real? Sure ka ba kung sinong nagkakamali at sinong dapat makarma, di ba? Nakakaloka. Karma is real. Kung nakakakita tayo ng ganyan, we always think that there are always three sides to a story. Oo. Your side, another person's side, and the truth. And the truth. So, I mean, side mo, side niya, pero may bias yun eh. Pero yung totoo. Oo. So, I think it's very important for freelancers to be very mature. I think Nisa and Nia will agree with me na hindi ko pwede makasindot yan kapag napaka-immature mo. Malit na ba? Napakalaking issue. Yung mga bagay na hindi naman dapat yung malaking bagay. Hindi ko pinalalaki. Hindi ka totoo. Tapos konting kibot. Galit ka. Konting bagay, isisimo agad kay client na para kang hindi nagkakamali sa buhay mo ever. Eh, di ikaw na perfect, di ba? O, saan ka galing? Uusap tayo dito, alis ka ng alis. Charot. Bastos na bata. Ayun na nga. So, hindi yung konting kibot, eh galit ka agad at laging ng kabilang party agad ang ituturo mong nagkamali. Diba? At saka doon sa mga sawsaw. Pag galit ka, ang unang-unang mong takbuhan, social media. Oo, mali yun. Hindi kayo best friend. May sagot si Sandra. Nakikita niyo yung screen. May sagot si Sandra. Nakakatulong naman daw minsan. Nakakatulong naman siya. Sabi niya, minsan nakakatulong din yan. No need to mention the name, pero nakakatulong sa ibang tao na iwasan na mag-apply sa client na yun. If someone asks about it, personally, yun din na kailangan i-post pa siguro, personal message na lang. Nakakatulong din if may ma-encounter ang tao na ganun. Pero personally, hindi ko gagawin yun. I'll just give us it as an example. If someone asks me about tips or experience in person or directly daw. Oo. Ayun. Ang thought ko dyan ganito. Yes, I agree with Sandra. Maganda yun kasi nakakatulong talaga sa ibang freelancers. Pero I always go back to sa sinabi ni Nisa, and I agree with that, that every, all of our experiences are unique. No? So, kung sakasakali man na client na nag-work, hindi nag-work for someone, it doesn't mean na it will work the same way for me. Not unless criminal. Scammer siya talaga. Oo, yung criminal talaga. Or nagre-request sa'yo na tanggalin mo yung bra mo. Sa video call. Yung patingin ng paa. Yan yung mga ganyan. Patingin ng paa. Yan. Okay lang na i-post yan. Diba? Okay lang para na i-post to warn. Para sa na huwag kayong mag-apply sa client na to kasi rated siya, masama siyang tao, mandaraya siya. To me, those are personal subjective. And very, very subjective. Na hindi ko alam ano ba yung nangyari between the both of you for kasi reaction based eh, so baka ano bang ginawa mo kaya siya ganun, baka naman kasi may ginawa ka. So yun yung thought ko doon, although it is helpful, but personally kasi I feel it from your experience. So for me to also make generalizations on someone, it's not mature. And wala ka naman kasi talaga sa lugar magsabi na huwag ka mag-apply dyan. Di ba yung nag-per-army sa lugar? Yes, lugar.
Oh, unless yun nga talaga, yung confirmed na... Oo, at least yung ipopost mo is yung confirmed na scammer na parang ginagawa niya is magpapawork tapos hindi magbabayad and he has done it to multiple ano na multiple freelancers yan yung mga talagang talamak na scammer or medyo sexually offensive na mga tao na mga client yan yun yung mga pinopost pero yung nag-end lang yung contract mo dahil for some reasons, na nag-end yung contract mo at magra-rant ka na agad na kasalanan ng client lahat, ipopost mo pa yung pangalan, huwag kayo mag-apply dito, mas maugali nito after 2 years kung nag-work sa kanya, 3 years kung nag-work sa kanya, pagtapos ng lahat ng ginawa ko, basta na lang niya i-end yung contract. Kuya, walang forever. Eh, hindi naman niya tinanong, malay mo ba, nalulugi na yung client? Or ayaw lang sabihin ni client na nalulugi siya, ayaw lang niyang umamin. Uh-oh. Pero hindi mo rin kasi alam yung reasons ng client eh. So, hindi naman, yung katulad ng sinabi kanina, it's not about you. Hindi niriyurakan yung pagkatao mo. Ano lang at yung ito pa, kailangan lang dun sa business niya. Maalala ko lang, baka makalimutan ko. Tinitingnan mo yung length eh, na after na mag-work ka ng 2 years sa client na yun, tapos tatanggalin ka ng ganun-ganun na lang. Bakit tinitingnan mo siya in a negative way? Hindi mo ba pwedeng tingnan na tumagal ka ng 2 years kay client tapos dahil lang nag-end siya ng contract sa'yo, masama na siya? 2 years nga kayong nagkatsagaan sa isa't isa, di ba? And that's really long term. And idagdag mo pa yung fact na magagamit mo to sa susunod na client na it will show the next client na makakausap mo na you are a good freelancer being able to stay with the same client for 2 years. So, anong magiging impact nito? Anong magiging impression na maiipakita mo sa susunod na client na makakausap mo na pwede ka talagang pang long term, di ba? Bakit kailangan mong magalit? Hindi mo ba naisip yung pwede mong mag-gain for that 2 years na nakatrabaho mo si client? Tinitingnan mo kasi siya negatively eh, na porque 2 years kang nag-work with the client, akala mo may forever na kayo? Just kung mag-asawa nga, kinasala, naghihiwalay pa eh. Ayo. Diba? So, ayun. Hindi ako galit. Oo. yung yun nga, always tingnan mo kung ano yung kaya mong makuha sa kanya na magagamit mo sa next client mo or dun sa career mo. Hindi yung... Oo. Yung length. Kasi meron at meron yan. Every client, meron at meron yan. Kahit 5-day project, kahit 1-week project, 2 weeks project, meron at meron kang makukuha dyan na pwede mong maidagdag sa bangko mo ng skills. Mm-mm. So, hindi sa pagiging... Kasi... Minsan naaano natin eh, na mi-misuse natin yung word na be positive eh. Kasi merong mga positivity ek-ek na kahit negative na, i-ignore mo dahil lang gusto mong maging positive. Hindi, turn it negative into yun. Something, turn it into something positive na may makukuha ka to make things more positive sa mga susunod. Hindi yung i-ignore mo lang dahil ayaw mo ng negativity. Hindi positivity ang tawag doon. Ano yun, pag-iwas. Kaipokritahan. Oo, kaipokritan. Feeling positive. Feeling positive, tapos dead ma lang siya, pero hindi siya nagtake action sa mga negative na pangyayari to turn it into positive lang. Way. Mauulit lang. Iwas-iwasan mo lang. Magpatintero kayo ng negative, di ba? Huwag ganun. Mm-hmm. Yun lang. Kainit na maulo ni Madam. Hindi. Kanina pa yan eh. May English na nga kanina. Nag-i-English na kanina. At sa internet, tama yung English niya. Yes, tama yung English ko ngayon. Tama yung English niya. Oo. Na-miss nyo ba yung mga saying ko? Yung saying ko ba mamaya? Meron pa ba ngayong umaga? Piling pa nagsulat ka ngayong umaga ng saying? Hindi, wala akong nasulat. Inahanap ko kasi last week ko pa pin-repair yung... Ang bala ko sana is isa-isahin yung firing, quitting, and ghosting. And what to do kung nasa ganung sitwasyon ka. Eh, nawawala eh. Hindi ko makita. Ayaw akong maging matalino this week, ah. Nakakatalino sana yun kasi chronological order. Tuloy-tuloy. Walang joke time. O, this, ang talino ko sana ang pakinggan nun, di ba? Eh, nawala yung listahan.
far. Well, hindi tuloy nakakatalino. Oh, anyways. Gusto mo ng 5 minutes next week? Hindi na. Ayoko nang hanapin. Baka magbago yung pagtingin niya sa akin. Bakit bang hirap kong kausapin ng seryoso? Okay, wala. Hanggat walang nagsasalita. Kanina pa to eh. Sabi ko sa inyo, pag nagsingit ako ng, pag hindi ako sumingit, yung layo na nung ano eh. Gusto ko lang i-address yung sinabi ni Jeff kanina pa. Ngayon, ano yun? Ang layo nun ah. Dalawa. kanina ba yan? Yung sa ano, hindi kasi nagtuloy-tuloy, tapos nag-iba na siya ng topic, so hindi ko na siningit. Pero yung sabi niya, yung hindi siya doon sa short term na, dalawa kasi. Doon sa una, yung maraming client. So, kung sabi niya, kung gano'ng karami yung freelancers, gano'n din karami yung clients. So, isipin nyo, yung clients natin kasi, hindi naman yan kailangan na company sila eh. Kahit na yung simpleng tao sa ibang bansa or kahit sa Pilipinas, pag may kailangan silang ipagawa, pwede, potential client sila. So, hindi kailangan na mayaman na may kumpanya, na may business, ganun. So, ganun yung thinking nyo para alam nyo na hindi talaga tayo mauubusan ng client. Kasi ako, meron akong naging client noon. Fisherman siya sa US. So, lagi siyang nasa dagat. Kaya pero gusto niya magkaroon ng website at saka nung mga magsusulat. Fisherman siya, lagi siyang sa dagat. Kaya ano, ibig sabihin, hindi siya makapirme sa ano, sa desk niya, sa office niya sa bahay. So, gusto niya nang mag-maintain pa rin ng ano, ng website niya. So, ano, magpo-post ng vlogs niya, ganun. So, ang sinasabi ko lang na hindi naman siya kumpanya, hindi naman siya mayaman na tao, hindi naman siya may malaking business, pero naging client ko siya. Yun, so ganunin nyo yung thinking nyo na maraming client, hindi kayo mauubusan ng client. Kasi alam nyo yung gagawin nyo, alam nyo kung saan nyo siya hanapin at alam nyo kung ano yung, kasi mag-focus kayo sa ganito eh. Yung iba kasi nahihirapan dahil nagfo-focus sila maghanap ng company. So, mag-focus tayo, ang layo na nito sa topic, pero mag-focus tayo sa problem na kaya mong isolve for the client. Tapos, pag alam mo na yung problema ang kaya mong isolve para sa client, yung mga clients na may problema ang ganun, yun yung hanapin mo. So, hindi ka talaga mauubusan ng client doon. Masyado lang marami kasi yung, masyadong generic kasi yung iba, kaya akala nila walang makitang client. Kasi yung mga nauuna doon sa client, syempre, yung nakafocus talaga doon sa client na yun. Ayun. Idagdag ko lang yung ano, yung sinabi ni Sandra din na may comment kasi siya. Minsan kasi mahalata man naman if totoo o hindi ang sinasabi. I don't know, pero igali ko kasi mag-stock ng potential client. Kailangan gawin natin ang due diligence. Very good. Kung narinig mo man to sa mga... Diba? Ang laki ng comment niya. Natakpan yung screen. Ayun na nga. Yung sinasabi niya, yung kailangan natin gawin ang due diligence. O, diba? Yan yung mga previous na topics natin eh. Do your due diligence. Siyempre, iba naman yung talagang di okay si client. Di rin natin kasi alam ang experience ng freelancer. Minsan, may mga tao talaga na need mag-release ng feelings sila. Pero, dapat talaga hindi kailangan i-post. Very good. Okay lang naman magalit o makaramdam ng sama ng loob. Huwag lang patagalin at no need na gumante tayo. Wala naman talaga forever sa freelancing. Yun lang. Yun yung isa sa disadvantage nito. Focus na lang tayo sa advantage. Perfect. Tapos kung gusto mo mag-rant, mag-PM ka sa friend mong kapwa mo freelancer, di ba? Yun lang naman. Kung gusto mo talaga mag-rant at maging hanang sama ng loob at magmumura ka, mag-PM ka sa kapwa mo freelancer na makakaintindi ng pag-ibubunga mo. Maghanap ka ng, ng tribe na katulad nitong sa amin kasi lahat ng reklamo na tinatanggap lang namin. Ah, mag-PPM ang kaming tatlo. Nakita mo ba si ganito? Kayo ng, ano, ganyan. Maghanap diba? Kayo ng support system ng kaibigan na hindi naninira ng ibang tao. Yung at hindi kayo susulsulan na gumawa ng masama. Yung hindi susulsulan. Or kung may ginawa ka mang mali, sasabihin nila sa iyo yung mali nyo. Kasi ano yun, parang peer pressure yan, parang sa school lang yan eh, sa mga kaibigan. So, nasisteer tayo sa direction ng kung ano yung klase ng kaibigan
or support system na meron tayo. So, kung hahanap ka ng support system, hanap ka ng yung maayos na support system nung pwede mong pag-rantan, pero sasabihin pa rin nila sa'yo kung mali ka. Mm-mm. Tapos, yun, yung hindi mang susulsol, yung parang hindi kayo maninira ng tao. Kasi madalas, merong mga, maraming mga GC dyan na puro siraan lang sa tao yung ginagawa eh. So, kung if part kayo ng isang GC na ganun, I suggest tumanap kayo ng smaller na mas ano intimate na support system para sa inyo. Ayan. So, meron pa ako isisingit eh. Doon sa isa pa kaninang-kaninang sinabi ni Jeff. Kaninang-kanina lang. Dalawa lang kanina. So, doon naman yon sa pag, ano, sa pag, ang tabi to? Yung sinabi mo na short, hindi ka masyado doon sa short projects, tas yung clients mo, ano na, like, 4 years. Para maging long term. I-address ko lang din kasi yung ibang tao kasi yung fear nila, katulad ko, may social anxiety ako. Ayoko nang nakikipag-usap. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit na ayaw nyo makipag-usap sa client, meron pa ring way in-nurture yung relationships. Meron din akong mga projects, clients na wala namang 4 years. Mga 2 to 3 years, ganyan. Pero nag-uusap lang kami pag may papagawa, tapos mag-uusap lang kami pag may... Minsan nga, tinanggal ko na nga yung usap na yun, eh. Naggawa na ako ng mga, ano, sa air table. Meron na silang air table doon, tapos ilalagay lang nila doon yung papagawa. So, hindi kami nag-uusap, check lang ako doon. Tapos nag-uusap lang kami tuwing invoice. Ayun, so... Diba? Usapang kahit, pera lang. Oo. Usapang pera. Hindi. Ibig sabihin, hindi rin hindrance kung ayaw mo makipag-usap sa client. Kasi ako nag-survive ako nang hindi ako araw-araw nakikipag-usap sa client. Kasi alam nyo naman lahat na ano ko yun eh. Fear ko yun na nakikipag-usap. Kaya nga ako kasi sumasama sa kanila kasi sila yung nagsasalita eh. Sumisingit. Depende yan sa ano ah. Linawin ko lang, depende yan sa client. Ah, yes. May, depende yan sa client. At saka depende sa kasi ng trabaho ko sa client. Oo. Siyempre, kung meron ka namang, kung nasa position ka at may kapasidad ka naman na mamili ng klase ng setup na gusto mo, why not, diba? Pero kung wala mm-hmm. ka sa ganitong, ganung position at kapasidad, huwag kang makarte. Oo, huwag kang makarte. Tapos yun pala, dagdag ko dyan sa, since naman siya may usap-usap na yan, meron akong client, first VA niya ako, itong si ano, yung si offer agad, first VA niya kasi ako, so ilang araw nagtataka siya, bakit hindi ako nagtatanong, hindi ko siya pini-PM, hindi ako tumatawag, tapos, hindi rin siya nakakatawag kasi busy siya, tapos one time, tumawag siya bigla-bigla, sakto, buti na lang. Bigla siyang tumawag. Sino kasama mo? Tapos sabi niya, just checking in. Kasi sabi niya, hindi ko alam kung may kailangan ka ba, kung ganito, ganyan. Sabi niya, may tanong ka ba? Sabi niya, ganun. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi kasi sabi ko sanay ako magtrabaho. Kahit sa mga previous clients ko, sabi ko, alam ko, sabi ko, explain ko lang sa'yo kasi sabi ko, alam ko first VA mo ko. So, ganito kasi, usually pag realtor talaga, hanggat maaaring hindi ko sila maistorbo, hindi ko sila inistorbo kasi busy sila, madalas silang nasa kali at wala sa harap ng PC nila. So, sabi ko, kung wala naman akong sobrang importanteng tanong, hindi kita tatawagan. Kung makakapaghintay yung tanong ko, it's either itetext ko lang sa'yo or i-email ko lang at sagutin mo kung kailan mo masasagot na nasa harap ka ng PC. Sabi ko, hindi ko ugaling mga ambala. Lahat ng naging clients ko, sabi ko, dati pa ganyan. Nakakausapin lang talaga nila ako pag may kailangan sila. Na may client ako na umabot ng 3-4 na buwan, hindi nila ako kinakausap. Kahit invoicing test, send ko lang sa email, tapos send lang nila yung pera, yung sweldo, okay na, walang usap-usap. Tapos sabi, nagulat siya talaga na, talaga, ganun ka-convenient magka-VA? Oo, sabi ko, pero depende sa VA. Sabi ko, make sure lang na very ano independent yung VA mo and talagang self-starter, sabi ko. Standalone. Kasi standalone. Standing.
Kasi sabi ko, depende sa VA, sabi ko. So, kung gusto mo ng VA na ganun, kailangan specify mo na self-starter ang hanap mo, na hindi na kailangan ng too much ano hand-holding para makapagtrabaho. Sabi niya, ang saya-saya naman, sabi niya. I-note din natin sa VAs ngayon na as much as possible, kung kaya mo siyang gawan ng paraan, mag-isa? Gawan niya na ng paraan. Oo, tsaka hindi, yung minsan, hindi din okay yung mayat maya ka nagpapacheck sa client. Uh-oh. Depende sa client yan, ha? Pero kung mas maganda kasi, tapusin mo na yung trabaho mo. Unless nakaka-hinder siya ng trabaho mo, ha? Pero mas maganda, tapusin mo lahat ng trabaho mo, tapos ipunin mo yung questions mo para pag-report mo today, minsan ang isang bagsak. Pag-report mo at the end of, oo, tapos magsasagot yung client. Nagkaroon din kasi ako dyan ng ano, first VA niya, tapos hindi niya alam yung papagawa niya, and hindi niya talaga alam kung ano yung makukuha niya sa ano. So, ang ginagawa ko, meron kaming Google document, tapos nakalagay doon yung report ko for the day. So, everyday may bagong document. Tapos, for the day, nandun yung report ko, kunwari matatapos ako mag-work, gabi na sa 10 umaga sa kanya. So, habang natutulog ako, meron siyang time na sumagot sa lahat ng questions ko, lahat ng report ko nandoon sa Google Doc. Tapos, pagising ko bukas, yung gagawin ko, yung comments niya, at saka yung normal na trabaho. So, hindi kami masyado nag-uusap, nagpapadalahan lang kami ng ano. Oo. Gumawa ka ng paraan na mag-work sa system. Inyong dalawa. Oo. Ako so, naman, Google Keep. Ginagamit ko Google Keep. Tapos nilalagyan ko ng checkboxes. Tapos lahat ng kailangan kong gawin for the day, nakalista na. Tapos kung meron siyang idadagdag, idadagdag niya sa dulo. Uh-oh. Tapos pag natapos ko na, may tick boxes lang siya, i-check-check ko na. So makikita niya for the day kung ano yung natapos ko. Tapos magre-reply lang yun doon sa Google Keep na notes na, thank you, you're awesome, mga ganyan. Yes, I'm awesome. Alam niyo yung ano? Alamin niyo yung working style niyo. Kung ano yung kailangan ko talaga isingit yun eh. Na-awesome ako. Hindi. O, diba? Ayun, so, ang pinakang key nitong mga pinagsasabi naming tips nila Nizza is matuto kayong makiramdam at kumapa kung paano ang work style ng client nyo, and make sure na magiging flexible kayo to adapt that, and that para magawa nyo ng parang process or strategy na mag-work sa work style ni client versus sa work style nyo. Meet halfway. Hindi pwedeng si client ang mag-a-adjust sa gusto nyong mangyari at ikaw nang ikaw yung mag-a-adjust sa gusto ni client ang mangyari. Para mag-meet kayo halfway, matuto kayong makiramdam, mag-observe, mag-take note, at tandaan kung paano yung mga working styles nyo pareho para makapag-form kayo ng process na mag-work pareho sa inyo. Ayon. So, balik tayo dun sa ghosting, Keme. Para malayo tayo. Oh, general tip naman yan, pero baka kasi kapag na ano nyo yan, hindi kasi mauuwi sa ghosting yan at saka sa firing. Oo, firing and quitting and ghosting. So, sige, mauuwi yan doon. Ilang minutes na ba tayo? Marami na. Mukhang 1 hour na. Oh, sige, mag last words na tayo. Ayun. Sige, babalik lang ako ng may i-share lang ako ng very slight lang sa ghosting. Oo. Kasi very recently, meron akong invite na natanggap. Tapos dun pa lang sa job description, parang sobrang wai na. Wai na sa akin yung ano, yung job description. Pero usually ang ginagawa ko ng ganun, sinasagot ko pa rin. Tapos meron akong nakitang isang word na pwede kong isingit yung sarili ko na sa he needs help with contract. Sabi ko, "Ay, wait. Contracts, tisi to." Kaya sinabi ko na talaga sa kanya na yung ibang description na sinabi mo, ibang roles na sinabi mo, wai ako doon. But if you need help with transaction coordination and contract, I can help you out with that. Tapos nag-meeting kami. So, ending, yung lahat ng pinag-usapan namin, hindi talaga yun yung gusto kong klase ng trabaho. So, sabi ko sa kanya, una kasi may marketing, may email campaign. Diyos ko, te, wai ako sa email campaign. Pangalawa, merong basta mga marketing related, wai talaga ako doon. O sinabi ko talaga sa kanya, ayoko naman sabi kong ipilit yung job dahil lang gusto ko ng trabaho. Oo. Kasi kung ipipilit ko tapos hindi ko magagawa ng tama, ayoko namang ma-disappoint tayong pareho. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos sabi niya, hindi gusto talaga kitang i-hire. Madali lang yung campaign, may template na. Ang ilalagay mo lang yung details like yung price ng bahay, kung
ilang bedrooms, ilang bathroom. Ako may template na, baka siguro magawa ko pa yan. Ang reason kung bakit tinanggap ko yung trabaho kahit ayaw ko nung gagawin and below sa minimum rate na tinatanggap ko is dahil sa kwento kung bakit niya kailangan mag-hire ng bagong VA. Ginost siya ng dati niyang VA. At Pinoy ito. So, syempre, ang feeling ko naman, parang compelled ako to make it up dahil kapwa ko Pilipino, correct, tinanggap ko. Pero sabi ko, part-time lang ang kaya kong i-commit sa'yo kasi meron pa akong ibang trabaho. Ngayon, kung kailangan daw niya kasi full-time, sabi niya pa, okay lang daw na isabay ko sa iba. Sabi ko, okay sa'yo. Sa akin, hindi okay. At saka, feeling ko sa isang client, hindi okay. Kasi syempre, sabi ko, bayad niya ako nung oras na yon. So, dapat, sa kanya lang ako. Diba? Yeah. At saka, sabi ko, ayan na naman, kinulayan niyo na naman sinabi ko. Tapos yung sabi ko, so sa kanya lang ako. Ano? Client ba yan na macho? Ay, oo, sa kanya lang talaga ako. Ayoko siyang i-disappoint. Sa kanya lang ako yan. Ba't mo alam, Nisa, na siya yun? Nasa tono ba ng pananalita mo? Yes, ito yung si ano. Tapos yung sabi ko sa kanya, it's an integrity issue for me. Sabi kong ganun sa kanya. So, part-time lang talaga. Kung gusto mo, hanapan kita ng isa pa na magko-cover ng kalahating part ng shift. Sabi ko, kung training yung poproblemahin mo, ako na, sabi ko, ang magte-train. Kung ano yung tuturo mo sa akin, ipapasa ko sa kanya. No extra fee. Sabi ko pa, ako na magte-train sa kanya. Sabi ko, plus, advantage din sa'yo yun na dalawa kami, at least, i-ghost man kita, sabi ko, may isa pa. Biniro ko siyang ganun. Tapos sabi niya, I don't think you would do that, sabi niya. Sa isip-isip ko, kala mo lang yun. Charot! Siyempre, joke lang. Tapos yun, sabi ko sa kanya, edi inanapan ko siya ng another part-time. So, yun yung rason talaga kung bakit ko siya tinanggap. Dahil ginost siya ng previous VA na Pinoy din. Tapos dahil nag-iisa yung VA niya, sobrang lost na lost siya. Tapos maririnig mo talaga sa boses niya kung gaano siya ka-desperate na magkaroon ng VA na self-starter kasi parang wala na siyang time na mag-train pa ng bago from scratch. Kaya ako siya kinuha. Yun. Eh, awa naman ang Diyos, okay naman. Mabait naman siya. Ayun lang. So, siguro, kung madadagdagan pa, and makaka... Pwede ko namang i-disconnect yung contract if ever makita kong kaya na at magkakaroon pa siya ng bagong VA or what. Depende, tingnan natin. Pero for now, ikikip ko siya kasi... Yun lang. Feeling ko talaga, compelled akong bumawi. Hindi. Yung isa, ito yung isang bago, yung hindi yung isa. Yung talaga kept na yon. Oo, bago to. So, yun yung ano, yun yung talagang main reason. Kasi, naisip ko, pucha, bunganga kami ng bunganga tungkol sa integrity and ano, tapos may ganitong mga nangyayari. Nakakaano lang, nakaka-disappoint lang sa part nating mga freelancers na. As in, ginose siya talaga, hindi niya daw alam kung babalik pa ba o hindi. Eh, ilang weeks na, kaya nag-decide na siyang maghanap ng VA. Kasi hinintay niyang bumalik eh. Hinintay niyang bumalik si VA. Ay, kumawa naman. Parang yung aso. Oo. Ay, yung aso. Client yun, Uy. Ayun. Yung nag-aantay ng unay. Oo. Hinintay niyang bumalik si VA. Kasi parang 6 months na yata sa kanya mahigit si VA. Tapos ginost siya. Ayun. Oo, so yun yung ano sa mga ano, mayroong always better way to say na ayaw. Pwede ka namang magpaalam eh. Mm-mm. Pwede kang magpaalam ng maayos. Wala na po akong time. May kailangan akong gawin personally. Kasi tao rin naman yung mga client na yan. At business nila yung nakasalalay. Hindi lang ikaw. Diba? At saka tandaan mo, nung time na kailangan mo ng trabaho, andyan sila. So ngayon, kailangan nila ng VA, matuto ka naman mag-exit gracefully, di ba? Yun lang naman. Siguro kung katulad to ng mga kumpanya na may back pay, magre-resign kayo ng maayos. Na? Oo. Resign-resign din ng maayos. Mag-ghost sila, tapos may post pa sila sa social media. Totoo. Nang ghost ka na, nag-post ka pa. Eh di wow. Nakaka-ghost-ghost siya, ganun. Mag-ganun. So, nakasalalay always, din naman kasi yung business nila.
Tsaka always na isipin mo yung magiging balik sa'yo. Isipin mo kung gaano kabilis kumalat ang word of mouth. Kung gaganyanin mo yung client, pwede kasi niyang may mapagkwentuhan siyang iba, tapos nagkataon yung napagkwentuhan niya, nag-post ng job post, tapos doon ka pala nag-a-apply, o di wala na. Maliit ang mundo, tandaan niyo yan. Maliit ang mundo. Yun lang. Iikot lang yan. Iikot lang ang balita. Iikot-ikot lang yan. So, Last word. Sige, ako muna. About firing, quitting, and ghosting, whatever the reason is, isipin nyo lagi, unang-una, na meron at merong valid reason yan. May it be technical reason, financial reason, competency reason on your part, or client preference, there's always a reason, and every reason is valid. So, hindi po pwedeng basta-basta ka magagalit na finire ka, ginose ka, or nag-quit yung client dahil lang, maganda rason. Okay lang na magalit, pero wag nyong pupulaan sa social media kasi babalik at babalik sa inyo yan. Hindi mo, kahit anong gawin mong explanation, hindi mo maaangat ang sarili mo kung mangdudumi ka ng ibang tao, imposibleng hindi ka rin madudumihan. Kung papahiran mo ng uling ang ibang tao, mauulingan din ng kamay mo. So, huwag tayong pa-self-righteous. Walang ganun. Kapag nambato ka ng putik, imposibleng hindi din mapuputi ka ng kamay mo. Yun. Tapos number two, always exit gracefully kasi it will say, parang it will say about you kung anong klaseng tao ka. Pwedeng magpaalam, hindi masama. Maiintindihan nila yan. Straightforward sa lang tao. Usually, ng foreigners, is straightforward. Pinoy lang naman, tsaka Asian ang mga maramdamin eh. Generally, Asian culture ang maramdamin. Pag ang nasa western side ang inyong mga clients, straightforward yan. Just say it in a nice way. Positive scripting. Hindi mo kailangan mag-sugarcoat. Just say it in a nice way, in a positive way. Lagi mong isipin na kung ikaw ang magbabasa ng sinulat mo, anong mararamdaman mo. Yun. It's never okay to ghost. Kung ikaw naman yung mag-ghost at ikaw naman yung mag-fire, never take it against the client and never... parang huwag mong isipin na it's always about you. There are tons of reasons. So, ang akin lang dyan is act accordingly and move on. Katulad ng sinabi ni Jeff, kung maraming freelancers, maraming clients, hindi ka mauubusan. So, basta lang every client na magkakaroon ka, mag-iwan ka ng magandang bakas. Yun. Yun lang. Wala ka maisip. Masama na naman ang inisip mo sa bakas. Wala kasing listahan ko kaya medyo hindi ako organized ngayon. Oo nga, para lutang tayong tatlo ngayon. No? Hindi, nawawala yung listahan ko kasi kakababa ko lang ng bundok kahapon. So, baka naiwan ko sa bundok yung listahan. Na-English ka bang nakatago sa listahan na yun? Wala naman. Nakabulit lang siya kung ano yung mga pagkakasunod-sunod ng thoughts na sasabihin ko para hindi ako naliligaw kung saan-saan, nakatulad ni Nizza. Pag may naabala si Nizza, kita mo pupumas-pumas pa, nagkakamot pa ng mata. Nagtatanggal pa ng muta, oh, si Bakla. Nagtatanggal pa ng muta. Okay. So sa akin naman, one, humility talaga. Totoo, tama yung sinabi ni Mine, it is never always about you. It will never always be about you. So, kung naiintindihan natin na if you were humble enough to know that hindi ikaw ang center of the universe and moving around you are the planets, walang problema. Second, we also have to acknowledge na yung the reality that freelancer relationships, client-freelancer relationships are temporary. Magtatagal, oo, but it will come to a point na kapag tapos na yung task or na-fulfill mo na yung trabaho mo, it will end. And aim to end everything gracefully. Third is we should be always open to feedback.
Kasi kung tayo, hindi tayo open sa feedback, lahat ng katabihin ng kliyente sa atin is feeling natin is always targeted sa atin. Nilain tayo, binastos tayo, binastos ka, hindi pinalagaan yung trabaho mo. Hindi yun eh. Feedback is not like that. No? Matuto tayong tumanggap ng feedback kasi nga hindi tayo yung pinakamagaling sa universe. Lastly, be mature, use good words, move on to the next client. It does not do anyone any good to harbor ill things because at the end of the day, iniikot lang yan eh. Ingat tayo sa mga sinasabi natin. Never post kapag mainit ang ulo. Never talk about anything kapag mainit ang ulo. Never decide on anything at the peak of any emotion, whether it be anger or happiness. Kailangan malinaw sa atin na yung mga sinasabi natin, sinusulat natin, sinishare natin, are always reflective of us more than the client. Tayo yung pinapakitaan natin. Tayo yung nakikita sa sinusulat natin, hindi yung kliyente. So kapag sinabi natin ganito, 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 ganyan, hindi natin pinigi yung salita natin, it shows more about you rather than the client. And then, lastly, so kung sa lahat ng ito, pakiramdam pa rin, inapi ka, you might want to take a look at yourself. No? Bakit ba kayo naghiwalay ni kliyente? Is it something on your part? Is it something on his part? Kasi remember, there are always three sides to a story. Your side, the other side, and the truth. So you have to reconcile everything. No? Yun lang. It's just accepting the reality of the relationship and being humble enough to accept feedback that if it doesn't work, then it doesn't work. And then you work on that feedback so that you better yourself para hindi na siya maulit sa mga susunod na client relationships. Yun lang. Nisa. Ayan, sige. Gising ka na ba? Ano lang ako? Short lang ako. Oo, good morning. Good morning pala. ayun. So i-ano ko lang din 'yon. So humility nga sabi ni Jeff. So kunwari, na-fire ka ng client, ang gawin mo na lang exit ka gracefully. Wag mo na siyang sagutin. Anuhin mo na lang, parang i-respect mo na lang na decision niya 'yon. Tapos mag-thank you ka dahil nabigyan ka naman ng trabaho, ganun-ganon. So kung na-ghost ka naman ni client, siguro 1 week, 1 month, ganun, mag-follow up ka lang or katulad ng sinabi namin kanina na parang sabihin mo na nandun ka lang if ever meron pang job na gusto niyang ipagawa at saka itanong mo kung meron pa siyang gagawa, papagawa nga ngayon. Ayun. So parang open mo yung ano, yung chat box niyo kasi baka mamaya ang dami niyang nakakausap araw-araw, nasa ilalim ka pala kaya lang hindi kanya na iisip. Kunwari, meron akong job nun, kasi tatlo kaming VA niya. So, ano, minsan, pag nag-follow up ka, maalala niya, ayaw nga, may isa pa akong ganun. So, may mga ganun client. So, hindi dapat mag-post agad-agad kasi baka mga mamaya, nakalimutan niya lang. So, yun. Pag-quitting naman, bago ka mag-quit, sabihin mo ng maayos sa client kahit ano pa yung reason mo. Kahit personal yan, kahit ayaw mo na, ganyan. Huwag mo na i-sugarcoat, sabihin mo yung totoo kasi maiintindihan naman nila yan. For example, mabilis na example, may client ako dati, nagpapabura siya ng hours sa mga freelancers na ayaw niya yung work. So sinabi ko talaga sa kanya na hindi magwo-work yung ganito kasi magkaiba tayo ng pananaw. Para magkaiba tayo ng pananaw, para sa akin, hindi dapat tinatanggalan ng hours yung gawa na. So, sinabi ko sa kanya yung totoo, naintindihan naman niya, hindi naman kami nag-away. Sinabi ko na mag-quit na lang ako kasi hindi mag-work to. Ganon. Tapos, yun. So, sabihin niyo ng maayos kung mag-quit kayo. Kung mag-ghost naman kayo, balik kayo doon. Sabihin niyo ng maayos kesa mag-ghost kayo. Ayun. So, in-address ko lang yung apat. Yon. Okay na? Mm-mm. Babay na? Tulog na tayo. Good night. Ano ba? May tao ba? May tao pa. Oo, tingnan natin yung mga ano nila. Ayan. Never go to may mga makamay mga kumpet na kami dumili. Si Sandra, oo. Hi. Siguro mas kong anak ising na. Okay.
Say hi. Meron ba tayong mga shout-out dyan? Wala namang masyado. Sa mga nanood, kahit na nadali tayo na nabili. Thank you. Pasensya na kayo, medyo erratic ang schedule. Gumagalaw sila lahat ng schedule. Kasi meron akong consultant ngayon for a major financial company na kumakain ng oras ko at sumusunod sila sa schedule ko. So, hindi na namin sasabihin kung kailan niya tutunod. Kasi hindi pa namin alam. Maglalagay na lang kami ng basta yung topic nakalagay, wala na lang date. Pero 8 a.m. naman siya. Mag-abang na lang kayo sa page. Tingnan mo si Sandra, yung client ko ng Ghost, yung video editor, at later na lang namin ni client nalaman na nakidnap daw. Ano, nakidnap? Oo, kaya nag-ghost. So yun, lagi namang may reason kapag nag-ghost yung client. Pero as much as possible, ikaw sa side mo, wag ka na mag-ghost. Ayan. So, si Jennifer. Si Jennifer, lagi natin kasama yan eh, pag umaga. Jennifer. Ayan, thank you sa mga... Yes. Ayan. Hindi pa naman nag-power ready na ang heart ko sa rejection and all. Ayaw mo. Sorry. Kailangan yan. Bago ka pumasok, kailangan matibay na ang dipin. Para hindi ka ma-disappoint. Hindi ka ma-discourage. Maganda na ang thinking mo ay part ng negosyo. Wag mong isipin na dahil sa'yo. Ayan. So, tanggalin natin yan. Ayan. Ganyan lang talaga ang buhay sa pag-freelance. Ayan. So, good night, people. Good night? Tao, patulog ka na naman. Kakagising mo lang, ha? Kakabangon lang, hihiga na naman. Tagkape ka lang, hihiga ka ulit. Hindi tumalaw. Iba rin. Buhay baboy. Buhay baboy. Kain tulog. Lunis na lunis, te. Ganda lang simula ng linggo mo, ah. Lunis na lunis. Ayan. So, thank you sa inyo. See you next week. Hindi namin alam next week. Next week. 8 a.m. magpo-post naman kami ng photo. Topic. Ano yung topic natin. Mm-hmm. Pero kung may topic kayo na gustong ipa... Please share. Oo. Huwag kayong mahiyang magtanong at mag-suggest. Ipa-topic. Oo. Para pag-usapan natin. Like, kung may gusto kayong pag-usapan. Hindi lang natin nakita masyado kasi nandito ako sa labas. Oo. Ayun. Mga alam ba, may mga bagay na gusto niyong i-discuss word, or ano, may gusto niyo si, ibang ano, sorry, si Sandra. Kalimitan kasi mga kumukuha ng VA ay hindi micromanagers, so tayo dapat ang mag-adjust. Makipag best friend ka kay teacher, Google or YouTube, syempre di naman masama if may communication with client. Yan, so yun diba? Yung last word niya. Yes, true. Mag last word kayo, ah, mga ano, mga kasama natin dito. Babasahin natin yung mga sayings nila. Babasahin. Yes, babasahin so yung yan. Babasahin yung mga sayings. Wala akong pa sayings ngayon. Sorry. Oo nga. Sige, ayun. Sige. Bye-bye. Nagsustol. Bye-bye. Bye. Sana ba yung...